Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Nakakagimbal ang matinding pagbubunyag matapos sabihin ng PAOK na magugulat ang lahat pag nilantad na kung sino ang may-ari ng Lucky South 99. Abay heto at binunyag na ng isang abogado kung sino nga ba ang diumanoy mga nagmamay-ari ng lupain kung saan nag-ooperate ang notorious na pogo. Kinikwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid kasama ang mayor ng Purac, Pampanga na si Jing Capil. Jing Capal ang mukha. Ang lupa na yan ay binuo. Ang ibibigay ko lang muna sa yun ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Jing, Mayor Jing Capil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang pogo ay pag-aarian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Ang lupang iyan ay inagaw simula sa dugo ng mga magsasaka. Ayon pa kay Attorney Toto, tinataya niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang binunyag kung saan dawit dito si Duterte, Bongo at Mayor Go sa usaping pogo. Napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang pogo na yan ay ginagawa lamang na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok. Kasi mayroong kinatawag na lisensya galing sa pagkor. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong pagkor. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bongo. Si Bongo ang nagpatayo sa pagkor, sa pogo ni Alice Go dyan sa Bamban. Kasama si Duterte. Buwelta naman ng mga Duterte supporters, walang kasalanan ang mga Duterte sa illegal na pogo dahil ang ginawa lang ng dating Pangulo ay payagan ang pogo operations para makatulong sa ating bayan. Dagdag pa ng mga maka-Duterte, pinag-iinitan ang pogo dahil konektado ito sa China at sa pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea kung saan gusto umano ng Pangulong Marcos na magkagulo na. At kaya nga po, walang hugis kung ano yung polisiya niya ngayon sa China. Ang basta ang inaasahan niya, itutulong ang Amerika kapag inatake ang Pilipinas. Pero sa tingin ko po, delikadong ginagawa ngayon ng Marcos Jr. dahil sa kanyang paningin po, talagang gusto niyang magkagulo na nang gayon magkaroon ng dahilan ng Amerikano na gumamit din ng dahas dahil nga po doon sa tinatawag na Mutual Defense Treaty, bagamat ang mga Amerikano yung nagsalita na na sa tingin nila ang Mutual Defense Treaty ay hindi po umiiral pagdating sa mga pinag-aagawang isla na sa tingin ng mga Amerikano ay walang legal na basihan po ang Pilipinas. Sagot naman ng veteranong broadcaster, matalino na ang taong bayan para paniwalaan pa ang sinasabi ng mga maka-China. Hindi ko alam kung ano ang pinanghuhugutan nitong si Harry Rote. Inuulit ko, abogado, dating cabinet secretary, dapat mataas ang level ng argumento. Ang kanyang ipinaglalaban ngayon, tanggalin si Marcos. E samantalang kaalyado siya ni Marcos. Eh di ba nung eleksyon, magkakasama sila sa kampanya, hindi nga lang siya nanalo at mabuti na lang. Talaga namang hindi dapat manalo. Yun ang nangyari sa kanya. Ngayon, galit na galit siya sa Marcos. Gusto ng palitan ng Marcos. Sa kanilang mga paninirang, wala namang napatunayan. Eh kayo yung unang nang api. Di ba kayo nagsabing, bangag si Presidente. Ah, korap ang gobyernong ito. Kung ano-ano inyong mga pinagsasabi, hindi naman yun napatunayan. Sila pala yung bangag. Malabas kayo ng mga video na si Basti pala ay dating nagdadrugs. Lumabas din yung report na yung palang si Maharlika ay positive sa drugs, positive sa HIV. Yung palang kasamaan ng kanilang mga ginagawa ang ibinibintang sa First Family kay Pangulong Marcos at si First Lady. Naniniwala po ba kayo na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang enabler ng pogo na nangyari po sa nakaraang administrasyon at ngayon pinoproblema po ng kasalukuyang gobyerno? Kasi kung babalikan po natin
ang kanyang mga naging pahayag, hindi po maikakaila na para sa kanya, mabuti po ang Pogo. Ito daw po ay nakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Pero parang hindi naman po ganun ang nangyari sapagkat karamihan po sa mga Pogo employees ay hindi naman po mga Pilipino kung hindi mga foreign national. At ngayon, ito pong mga foreign national na ito, nai-involve po ito sa samot-saring criminal activities. Pero every now and then, makakaroon po ng pag-raid ang ating otoridad sa mga Pogo hub, partikular sa Bamban at kamakailan lamang sa Porac, Pampanga, eh halos wala naman pong Pilipino employee kung hindi mga foreign national. Yung isang legal na Pogo dyan po sa Cavite, hindi rin po natin alam kung meron pong empleyado dyan na mga Pilipino. Kaya yung sinasabi dito ni Rodrigo Duterte, eh parang hindi po makatotohanan. Okay lang rito kay Rodrigo Duterte. 2 billion pesos per month, kapalit ng libo-libong buhay na nasisira dahil po sa criminal activities sa likod po ng mga Pogo. Eh yun ba ay sapat na pagbabalanse sa welfare ng ating mga kababayan, partikular ng mga nandiritong tao sa Pilipinas? Pera-pera lang, ano? Ngayon, siyempre, hindi naman natin natutukan itong Pogo, pero may mga senador na tumututok dito, partikular itong si Senator Risa Ontiveros. Yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi po yan mapapabulaanan, partikular ng mga Duterte. Kasi yan talaga ang nangyari. Dahil po sa pronouncement nitong si Rodrigo Duterte, naging enabler ang kanyang gobyerno na puntahan tayo ng mga Pogo na ito. Okay lang sana kung ibang bansa lamang yung napeperwisyo eh, kung pagiging makasarili ang pag-uusapan. Pero dapat hindi tayo ganun. Kasi bawal na nga dun sa ibang bansa, tapos hinayaan mo pang maglipa na dito. Parang pagka iba ang mapapahamak, okay lang sa'yo, pero pagka mga Pilipino, eh hindi dapat. Hindi dapat ganun. Kasi tayo ay tao eh. Kapag kakapahamakan ng kapwa-tao natin, hindi dapat natin ini-enable. Pero iba yata talaga ang paninindigan sa buhay nitong si Rodrigo Duterte at ng kanyang pagiging leader ng bansa sa nakalipas na 6 na taon. Makasarili ang ibig sabihin po niyan. Ano? Ngayon, ano na po ba ang epekto nitong Pogo sa kasalukuyan? Eh dito po sa interview na ito ni Senator Sherwin Gatchalian, eh nakakakilabot daw po ang mga impormasyon na kanyang nakalap doon sa executive session. Bagamat hindi niya ma-detalye kung ano-ano ang mga ito, pero lumalabas na ang Pogo ay napasok na po ng triad. At ang triad na ito, nakaka-penetrate na po ito sa ating mga taong gobyerno, law enforcement authorities, politiko, at even sa ating hudikatura. Pogo ay lumalawak na yung kanyang impluensya at galamay sa iba't ibang grupo ng ating bansa. Kasama na dito ang mga politiko, kasama na dito mga enforcement agency. At doon sa nalaman din namin na nakikipag-connection na sila sa mga lokal na criminal syndicates. Dahil itong mga operator ng Pogo, mga organized crime rin ito, mga sindikato ito. Eh. Kaya nakakakilabot. Pagtapos ako kinalabutan nga ako at medyo may dalang ano na rin, pangamba. Dahil nga itong Pogo, lumalawak at lumalalim na yung kanyang galamay gamit ang pera. Ang nakakatakot dito sa mga triad na ito ay walang sinasanto ito. Eh. Walang rinirespeto, walang kinakatakutan. Pagay itong nahuli sa itong ilang araw lang nakalipas, yung nahuli sa Porac, Pampanga. Itong mga taong to mga organized crime, mga walang takot. At ang nakakatakot ngayon, nakikipag-alyansa sila sa sarili nating mga organized crime dahil aminado tayo, mayroon din tayo dito sarili nating mga problema sa mga sindikato. Mga tol, may panawagan ang mga senador, particular itong si Sherwin at saka si Senator Risa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad nga nung nagtanong kanina, kung yan po ba ay aagrihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di pa natin alam sa kasalukuyan kasi tayo, nagsasalita tayo dahil lamang sa nakikita nating adverse effect nito pong Pogo. Ang problema kasi, hindi naman yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sumibol. Yan ay matagal nang nangyayari even hindi pa Pangulo si Rodrigo Duterte. Ang katotohanan sa likod ng Pogo na yan ay in the early years of 2001 pa lamang, meron ng mga illegal na sugal sa pamamagitan ng online. At nag-evolve yan sa pagdaloy ng panahon hanggang sa nung dumami na nga ito at naging worldwide na yung scale ng kanilang operation. Ito naman yung pagkakataon na nagkaroon tayo ng presidente na si Duterte, tapos pinahintulutan niya ngayon na magkaroon ng operasyon ang mga ito dito sa Pilipinas. Ang mga operasyon na yon, legal. Ang problema sa libo ng mga legal na Pogo na ito ay nandoon po ang mga criminal activities na hindi po na-regulate ng maayos
ng Duterte administration. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Rodrigo Duterte. Di ba? 20,000 daw na mga Pilipino nagkaroon ng hanap buhay. Ito na nga, sa investigasyon na isinasagawa po ng ating mga otoridad at sa committee hearing ng Senado, hindi naman ganun yung sitwasyon. Ang mga employee ng POGO o hub or operations nila, hindi po mga Pilipino kung hindi mga foreign national. Paano nakakatulong ngayon yan sa employment opportunity sa ating mga kababayang Pilipino? Ngayon, sa pagbabayad ng buwis, nakakatulong talaga yan. Pero dapat balansihin yan ng ating gobyerno. And again, iintayin po natin ang desisyon dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, ayokong i-criticize si PBBM tungkol dyan dahil yan po ay problemang kinakaharap ng kanyang gobyerno na hindi naman po likha nitong administrasyong ito. Kung hindi, likha po ng mga nakaraang panahon at in-enable particular ng Duterte administration.